Namatay ang isang padre de pamilya at kanyang anak matapos makuryente sa loob mismo ng kanilang tahanan sa North Cotabato. Nasaksihan pa raw ng bunso ng pamilya kung paano kinitil ng trahedya ang buhay ng kanyang tatay at ate. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Dobleng pasakit ang naranasan ng isang pamilya sa Carmen, North Cotabato. Nasaksihan kasi nila ng makuryente hanggang mamatay ang kanilang kaanak. Oktubre 17, alas 6 ng gabi, kasabay ng malakas na buhos ng ulan, nangyari ang bangungot sa pamilya Murillo. Kwento ng kaanak ng pamilya, napansin daw ng padre de pamilya na si Mang Alvin na sumadsad ang drop wire ng kuryente sa loob ng kanilang bahay at bigla itong nag-spark. Dito raw niya inutusan ng asawa at dalawang anak na lumabas muna ng bahay. Kinalaunan, bumalik sila sa loob para sana kumuha ng ilang gamit. Ngayon, ang nangyari, sinampay ng pinto ko yung towel. O pagsampay niya, wala niya na nabitawan yung alambre. Hindi nila alam, ma'am, na yun palang alambre na yun. Doon na pala dumalo yung kuryente. So hanggang sa naputol yung alambre, doon napunta ang alambre sa floor. So doon mas lalo na kuryente sila kasi basa yung floor. Nakita pa ni Julia ng kanyang ama at ate habang nakukuryente. Kaya hinila niya mga ito, pero pati siya ay nadamay. Tapos, dagta kayo mama, pumunta siya doon sa sala nila. Sabi niya, bakit kayo nakahiga dyan? Tatlo sila nakahiga, ma'am eh. Kaya yun, pag hawak niya doon sa bunsong anak niya, nakuryente siya, tumilapon siya. Tumilapon siya kasi malakas kasi yung kuryente. Ngayon, ang ginawa ng mama niya is hinila yung buhok ng bunso niya na anak. Isinugod pa sila sa ospital. Ligtas si Julia na himala raw na nabuhay pa kahit na nakatirik na ang mga mata at may malaking sugat sa paa. Pero ang ama at ate Jenny niya, idineklara ng dead on arrival. Hindi pa siya maka-move on sa nangyari talaga. Parang pa siya, lutang pa talaga siya ngayon kasi pag kinakausap parang hindi niya pa alam ang biglaan kasi ma'am, sobra. Nasaktan talaga, kahit kami na, grabe nasaktan na siya. Hindi namin inaasahan na ganun yung mangyari, mamba. Iniimbisigahan na ng mga otoridad ang nangyari sa linya ng kuryente sa bahay ng pamilya Murillo. Sa huling lamay ng mag-ama, may panawagan ng pamilya. Kasi walang-wala rin po sila. Tapos kailangan rin po mapagamot yung bunso niyang anak dahil po doon sa sugat na sa paa niya. Tapos para na rin po sa pagpapiliging at saka sa pang-araw-araw din po nila ng mga gastusin. Sa mga nais magpadala ng tulong sa kanila, maaari po kayong makipag-ugnayan sa detalye sa inyong screen. Mobile Journal, Yeda Pascual po. Hatid, ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.